dilim sa kwarto, ako lang mag-isa, wala akong kasama. And then, bigla-bigla na lang, na parang naisip ko, yung nakahiga ako. Tapos yung napapanood ko sa horror na, yung parang, parang niyuyugyog yung higaan. Tapos may multo sa ilalim. Kasi that time, nung nakahiga ako, parang nahihilo talaga ako, as in. Tapos, binabaling-baling ko yung paghiga ko kasi parang sabi ko baka dahil iisa lang yung side na natutulog ako dito sa left side. So, binaling ko. So, ginawa ko, nakaharap na naman ako matulog. And then, nakatiyaya ako. And then, sa other side na naman. Tapos, hindi talaga ako mapakali. Tapos, parang biglang may umakyat na init sa ulo ko. Doon ako parang doon ako kinabahan. So, ang ginawa ko, umupo ako. Tapos, parang nag-grabe siya lalo. Nung napaupo ako ng ganon, nahihilo na talaga. Parang umaganan yung panangin ko. So, ang ginawa ko, yung ilaw kasi nakapatay, in-on ko yung ilaw. Pag-on kong ganyan, hindi pa rin siya magbaba. Yung parang doon ako nag-start na ni-nervyos. So, grabing nervyos talaga. Ang bilis talaga ng tibok ng puso ko. Tapos, nahihilo na ako. Parang umiikot yung paningin ko. Tapos, yung sa harapan ko, gumaganyan-ganan na yung paningin ko sa harapan. So, lalo akong nahilo. Tapos, doon na ako nag-start. Lalo na nakaisip, what if ma-atake ako? Mag-heart attack ako? Or meron pala akong sakit? Tapos, wala akong kasama. Sinong tatawagin ko? Paano na pag halimbawa bumulagta ako dyan? What if mamatay na ako kasi wala nang tutulong sa akin? O kinabukasan ba ako nila maisisave? Paano yun? Anong gagawin ko? So, dun na nag-start na lalo akong, kumbaga lalong nag-trigger yung nervyos ko. Tapos, as in talaga hindi nag-stop yung palpitation niya. And then, sumunod nun, parang nang lalamig ako. Tapos, pinagpapawisan ako sa likod. And then, yung kamay ko, nag-start na siya na manginig. Nanginig talaga. Hindi ko alam, pero yung utak ko, tumatakbo siya. Nag-worry siya kasi kung, kasi wala akong kasama. Sino nga kasama ko? Mamamatay na ba ako? O ano bang nangyayari sa akin? Nababaliw na ba ako? Ganun talaga yung exactly na nangyayari sa akin. So, nag-shaking yung kamay ko, yung paa ko. Tapos, parang yung dila ko, para siyang nag-ano. Parang namamanhid. Alam mo yun, yung lasing kasi diba pag nagsasalita. Parang walwal yung dila. Kasi parang ganun ako. Ganun yung feeling ko talaga. Tapos ang ginawa ko, tumayo ako. Tapos naglakad-lakad ako habang ginaganyan ko yung sarili ko. Sinishake ko yung kamay ko. Tapos yung paa ko, sinishake ko rin. Hindi rin talaga siya bababa yung kaba. So ang ginawa ko, bumaba ako. Kasi naiihi ako eh. Bumaba ako, sabi ko, ihi nga ako. Tapos habang umiihi ako, nandun pa rin yung hilo. Tapos nakatingin ako sa taas ng ano, natatakot na naman ako. Sabi ko gano'n, ano ba to, minumulto ba ako nito? O nababaliw na ba talaga ako nito? Ginaganyan ko yung sarili ko. Tapos, ang nangyari, the afternoon, uminom ako ng tubig kasi sabi ko, baka kumalma. So, uminom ako ng tubig. Napapunta ako sa kusina. Nung uminom ako ng tubig, kumuha ako ng baso. Then, uminom ako. Nakita ko yung kutsilyo. Biglang pagkakita ko sa kutsilyo, Lord, in Jesus' name, sabi ko talaga, Lord, huwag mong hayaan na kumbaga mamasok yung demonyo sa katawan ko. So, ang ginawa ko, dali-dali akong umalis. Tapos, umakyat ako ulit dito sa taas. Tapos, nilak ko yung pinto dito. Kasi, baka mamaya, naiisip ko na naman yung nakikita ko sa TV. Baka mamaya, may mandilim ang paningin ko. Yun pala yung sinasabi nila na baka mandilim ang paningin, makagawa ng hindi maganda. Kaya yun pala sa pag-iisip ko na nakita ko yung kutsilyo. Natakot na ako kasi nga, yun nga napapanood natin sa TV, diba? Pag nandilim yung paningin, ganun, hindi sasaksakin yung mga member ng family or kaya mag-ano sa sarili niya. Yung parang tendency na saktan yung sarili niya. So, yung kamay ko pa nanginginig. Sabi ko, hindi ko alam. Parang hindi ko makontrol. Parang may bumubulong sa akin na gawin mo to. Or,
ang pinaka worst talaga, yun yung bulong na yung kutsilyo, and then yung sumigaw ka, tumakbo ka, parang ganon, yung parang ano ba to, nababaliw na ba talaga ako, bakit may bumubulong, sabi kong ganon. Kaya ang ginawa ko talaga nung umakyat ako dito sa taas, nilock ko yung pinto, tapos umulit, umupo ulit ako doon pagkatapos kong ishake-shake kasi ayaw talagang bumaba yung nervyos. So ang ginawa ko, sabi ko tawagan ko nga sila, yung ate ko or yung pamangkin ko, baka gising pa. Eh, alas 12 na ng madaling araw yun. So, tulog na sila. Pagtingin ko sa messenger, tulog na silang lahat. And then, nag-scan ako kung sino yung pwede kong tawagan. Nakita ko ngayon yung auntie LV ko. Gising pa siya. Nasa Denmark siya abroad. So, yun ang ginawa ko. Tinawagan ko yung auntie ko. And then, parang nagkaroon ako ng hope na mawala yung present na condition ko, na mawala or maibsan yung takot ba sa pakikipag-usap ko sa kanya. So ayun na nga, nagkausap kami, tapos yun nga, hindi niya alam yung nangyayari sa akin that time, basta na lang tumawag ako, eh siguro hindi niya napansin, tsaka ayaw ko rin talagang ipahalata at papansin sa kanya. Pero habang nag-uusap kami, yung focus ko kasi, nakikinig ako sa kanya, pero yung focus ko nandun sa nangyayari sa akin nung bago pa ako nakikipag-usap sa messenger. Kaya parang dinadivert yung isip mo talaga. Kailangan mong kontrolin. Kumbaga, kailangan mong diktahan yung utak mo. Kung anong gusto mong gawin, yun ang gusto mong gawin. Kung ano yung makakabuti. Kasi kung susunod ka dun sa dinidikta ng utak mo, parang wala, doon na magkakaroon ng aksidente or anything bad na mangyari. Wag naman sana kung ano yung nasa isip or ano yung binubulong sa'yo, ganun. So, yun. Dahil doon, kahit papano, kumalma ng unti-unti yung nervyos ko. Tapos, nadadivert yung focus ko doon sa pakikipag-usap ko. So, medyo nakakalimutan ko na yung nangyari. And then, right after, so habang nag-uusap pala kami, ang ginagawa ko, inom ako ng tubig, tapos nilalagyan ko ng ointment yung ilong ko, yung ulo ko, kasi parang medyo masakit-sakit pa yata ulo ko noon. Tapos parang nahihilo pa ako. So yun, parang ginagamot ko yung sarili ko kasi yun na lang yung pinaka-natural na pwede kong gawin kesa magtawag ako na wala naman akong kakilala dito sa Kapamilya, wala akong pwedeng tawagan. Tapos sa telepono wala rin akong pwedeng tawagan dahil tulog na. So yun ang ginawa ko. So siguro naka-apat na ihi ako noon kasi inom ng inom, tapos ihi ng ihi naman. So habang nakipagkwentuhan, so umabot ng isa't kalahating oras yung pakikipagwentuhan ko sa auntie ko. So ayun, yun na nga ang nangyari. Nung natapos yung usapan namin, parang biglang bumabalik ulit. Parang nag-i-start na naman siya na magkaroon ng kaba. So sabi ko hindi na nga talaga siguro ako makatulong nito kasi alas 2 na nung natapos. So ginawa ko, humiga ako. Ano kayang gagawin ko nito para hindi ako, para i-distract ko yung iniisip ko ba? So, ang ginawa ko, kasi parang may something pa rin na bumubulong. So, yun talaga, yung pag may naririnig ako na parang bumubulong, yun ang nagtitrigger sa akin para lalong kabahan. Kaya, yun, ang ginawa ko para mawala yung tunog. Nagpatugtog ako sa YouTube ng mga music, mga gospel songs, mga ganun, mga hill songs, patugtog ako. So, diba yung mga hill songs, medyo malulungkot yung kanta. So, parang naaalala ko ulit siya, yung nangyayari sa akin. So, instead na mga hill songs yung ipatugtog ko, ginawa ko, nilipat ko siya, yung sa maingay na music. Yung nagpatugtog ako ng marikit sa kalagitnaan ng madaling araw, pinatugtog ko yung marikit ng malakas hanggang sa mawala sa focus ko yung bumubulong na yon. So hanggang sa hindi ko na namalayan, nakatulog na ako.
And then the next morning, pagising ko, although pagising ko parang unti-unti nagkakaroon ulit siya. Kumbaga nai-spark na naman siya kasi naiisip ko na naman na wala akong kasama. Pero iniisip ko rin, sabi ko, umaga na, marami na akong pwedeng gawin kasi umaga na. So, dun na, ang ginawa ko, yun, ginawa ko, nagbisibisihan ako. Ginawa ko lahat ng gawaing bahay. Naglinis na ako. Sabi nga, nag-exercise pa ako. Naglinis na ako sa labas, sa loob. Tapos naglaba ako. Hanggang sa umuwi na yung asawa ko, alas 8 ng umaga, naglalaba ako nun. Tapos yun na, naikwento ko na sa kanya yung nangyari sa akin. Tapos yun, habang nagkukwento ko, bigla na lang talaga akong umiyak talaga. Umiyak talaga siya. Parang uncontrolled na iyak. Hindi ko alam bakit, kung saan galing yung iyak na yun. Basta na lang, bilang tumulo yung luha ko. Tapos nung na-feel ko na may kasama na ako, parang nawala na yung kaba. Kaya nga, yun nga siguro talaga ang tinatawag na anxiety disorder. Yung grabing takot talaga. Pag nagpadala ka sa takot na yun, parang ikukonsume yung katawan mo. Kung ano yung, hindi mo makontrol yung sarili mo, kung ano yung gagawin mo. So yun ang kinakatakot ko na mangyari ulit. At dahil sa nangyaring yan, gusto ko na rin iwasan. So ano ba yung naging cause? Bakit ako nagkaroon ng ganon? What are the causes? Isa dito yung stress. Stress dahil nai-stress tayo dahil sa mga to-do list natin, yung mga dapat natin gawin sa susunod na araw o sa susunod na week, pero masyado tayong nai-stress ngayon pa lang sa mga gagawin natin sa mga susunod. Dapat pala hindi. Ano yung gagawin natin ngayon? Although nakaplano na siya, ano yung gagawin natin ngayon? Yun lang din muna yung gagawin natin kasi yun lang ang kaya ng katawan natin. So wag na nating isipin pa yung mga darating. Kung pwedeng isipin kung ano, focus lang tayo sa kung anong problema meron tayo. Kasi pag inisip na natin yung mga future na problema natin, doon na tayo magbe-breakdown. So yun, stress. And then, isa pang cause is genetic. Kumbaga, mana-mana, hereditary. Meron sa pamilya nyo na may ganong kondisyon. So, sa teen race ko naman, wala naman. Maybe sa stress talaga. So, yun. And then, ano ba yung mga sintomas na nakikita kapag ka meron kang anxiety disorder? So, of course, number one, yung panic or fear, uneasiness. Hindi ka mapakali. Yung sobrang takot ka, napapanik ka. Sleep problems, hindi ka makatulog. So, number one, meron din ako niyan. Not being able to stay calm and still. Hindi ka makarelax. Basta hindi ka lang makarelax. Hindi mo alam. And then cold, nanlalamig ka, sweaty, pinagpapawisan, namamanhid yung buong katawan mo, yung kamay, yung paa, nagsishake. Yun yung nangyari sa akin, kamay at paa nagsishake. Shortness of breath, nahihirapan kang huminga. And then yung heart palpitation, yung sobrang bilis yung tibok ng puso mo, dry mouth, kaya nga inom ako ng inom ng tubig kasi nagda-dry talaga, nausea yung feeling mo, nasusuka ka, vomiting ka, then tense muscles, parang naninigas yung katawan mo, and then dizziness, nahihilo ka, yun, lose control, yung feeling mo parang hindi mo kontrolado, hindi mo na nakokontrol yung sarili mo. So yun yung mga sintomas na nakikita kapag ka meron kang anxiety disorder or nagkaroon ka na ng anxiety attack. And then ano ba yung mga gamot nito? Ano ba ang treatment na dapat gawin? So of course, number one, consult a doctor or yung psychiatrist, yung expert dyan sa ating, kasi ano yun nila, pag-aaralan nila yung ating cognitive behavior. Yan, tinatawag kung paano tayo mag-isip. Yun ang pag-aaralan ng mga psychiatrist. Hindi naman ibig sabihin na magsisik ka ng psychiatrist, baliw ka na, hindi naman. Kasi sila yung may expertise dyan.
And then medication, kasi meron namang nabibili mga antidepressants, depende kung ano yung i-reseta sa'yo ng doktor. Then, yun na nga, psychotherapy, counseling, kung dadaan ka talaga, kung gusto mong gamutin, o kung gusto mong alamin kung ano talaga yung sakit mo na yun. So, sa psychotherapy ka, kasi dadaan ka sa counseling, kasi sila yung may ano, mental health specialist na tutulungan kanila na unawain at kung paano mo i-handle yung sarili mo kapag ka meron kang anxiety or panic attack. And then, paano nga ba natin i-manage yung ating mga sintomas? Pagka nagkakaroon tayo ng anxiety attack, paano ba natin i-manage ng naturally? Ano ba yung gagawin natin? So, number one is cut down food and drinks that contains caffeine. So, itigil na daw. Itigil na natin yung pag-inom natin ng mga kape or pag-take natin ng mga pagkain na merong caffeine. Kasi nakaka-trigger yan para magkaroon tayo ng lalong nervyos. Eat healthy foods. Yun, kumain ng masasarap, masusustansyang pagkain. Mga gulay, prutas, ganon. Huwag palaging junk foods at mga fats, calories, ganon. And then, exercise. Isa din yan, exercise. Kailangan din tayo mag-exercise kasi ako nakakalimot na rin ako mag-exercise kung minsan. Masarap na lang humiga, ganon, kumain. So, kailangan ng exercise. Sleep early, yan ang nakakalimutan sa kaka-social media, sa kaka-FB, YouTube. Lagi na lang late natutulog kapag kagabi. So, kailangan ng matulog ng maaga. Kasi kailangan ng katawan natin ng 8 hours a day na sleep. At mas maganda kung gabi ka natutulog, hindi yung umaga. Kasi mas healthy yun pag gabi ka natutulog. Then, relax your brain through meditation and yoga. Yun. Kailangan pala i-relax din natin yung brain natin. Huwag puro nag-iisip. Huwag nating pagurin yung utak natin kasi nagkakaroon din ng glitch. Pag nagkakaroon ng glitch, yun na nga, nagkakaroon tayo ng parang nababaliw tayo, feeling natin. Minsan feeling lang natin yun eh, pero hindi naman talaga. Kailangan lang din talaga mag-relax yung utak natin. Kasi ako sobra din ako mag-isip eh. Ano bang gagawin kong content sa susunod? Ano pa ba yung pwede kong gawin strategy sa YouTube? Minsan nakaka-stress din sa akin yan eh. Kailangan pala talagang i-relax din natin yung mind natin. Kaya nga mga ilang araw din, nagpahinga ako na mag-Facebook. Pasilip-silip na lang ako sa YouTube ko. Pero nagpahinga talaga ako sa social media ng ilang araw kasi gusto ko rin talaga makatulog ng maaga. Kasi yun ang dahilan kung bakit hindi ako makatulog ng maaga sa kaka-edit. Ayun. So, kailangan mag-meditate. Yun. Na kailangan magbasa ng Bible, mag-pray kay Lord before matulog. Yan, nakaka-relax ng utak yan. And then, sa umaga naman, pag mag-exercise, samahan natin ng yoga. Yung kahit instrumental lang, tapos cool down exercise, mga ganon, yoga, simpleng ganon, marirelax yung mind natin. So, kailangan din yon. Take a deep breath. Na parang naninikip yung dibdib natin. So, kailangan huwag natin kalimutan, mag-take a deep breath. Yeah. Yan, para marelax. So, yun yung mga paraan kung paano natin i-manage yung mga symptoms ng anxiety attack in a natural way. Ito pa may nabasa ako. Get rid of stress and feel happier. So, iwasan daw natin yung mga bagay na nakaka-stress at isipin lang natin yung mga masasayang bagay. Kasi sa sarili natin, sa buhay, laughter is the best medicine. So, dun lang tayo sa happiness. Huwag tayo sa negativity. Kasi the more tayo nag-iisip ng mga negative vibes, parang na-attract ng katawan natin yung mga negative. Nakaka-cause pala talaga siya ng sakit. Lalong-lalo na ito, number one, itong anxiety disorder na to na nakaka-cause ng sakit sa atin kapag too much stress yung sarili natin.